kukulay ulit tayo ng buhok. Since nakita ko, yun yung mga pinakagusto niyong video ko. Yung ikukulay is, eto. Free color siya. Para siyang mild bleach. Bago kayo mag-color ng mga bright colors. So, yung bright color na nakuha ko is itong Deep Bordeaux. Ayan, ganyan siya. Parang may pagka-ready siya, ganun. So, itatry natin itong primer nila na parang mild bleach. Titigan natin kung kukulay siya. So, sa mga first time dito sa channel ko, yung first na kinulay ko is itong sa lace, itong two-tone. Ayan, kung gusto niya makita, ilagay ko yung link dito. Ayan. So, kung makikita nyo, wala siya masyadong color. It's been few months, pero konti lang naman yung hair na umusad sa akin. Then, wala kasing sunlight, kaya hindi siya ganun kakita. Pero ito yung picture kapag may sunlight siya. Medyo may pagka-brown siya, ganun. Light brown. So, ngayon, ang gagawin natin is magpa-primer muna tayo. Then, after one day, tsaka tayo magko-color nitong Deep Bordeaux. So, if you want to see the result, keep on watching! So, kagaya ito ng unang kinolor natin, foam bubble siya. Kasi medyo hassle kapag yung normal na pang hair color. So, ayan. Yung kasama niya is, of course, meron tayong pang pump. And then, itong number 2. Meron siyang kasamang ganito. Ano siya? Serum. Mamaya natin siya gagamitin pang balaw. Tapos, ito yung pinaka hair color niya, number 3. And ito yung number 1. And meron na rin siyang kasama. Of course, instruction manual. And pangkulay. So, wala siyang, ayun, may gloves siya. Ayun. Ayan, pang-ano siya dito sa leg. Ayan, may kasama na siyang pang-cover para sa... para hindi makulayan yung clothes niyo. And, meron siyang kasama, gloves. Ayan. So, una natin gagawin is magka-cover tayo na ito. Ayan, open lang natin. Ayan, ganyan siya. Ayan, lagyan natin ang ribbon. Ayan. Para hindi makulayan ng ating clothes. So, maganda dito kasi may kasama siyang ganito. So, bago natin ihalo yung ating solution, kailangan siyempre mag-gloves muna tayo. So, kung matagal na kayo nagpukulay, ay, tanggalin pala kung may mga alas. Okay, we're done. Mag-start na tayo sa paghalo ng solution. So, ito yung solution number 2. Ilalagay natin dito yung solution number 1 at solution number 3. So, unahin ko yung number 1. Mabango yung solution number 2. Hindi siya masakit sa ilo. So, ayun. Nilagay natin yung solution number 1. Colorless yung kulay niya. Ayan, ganyan. Then, liquid type siya. Ngayon, nagbubula siya. Kaya ingat kayo. Then, ilalagay naman natin yung solution number 3. Mabango pa rin siya. Hindi siya masakit sa ilong. Ito yung solution number 3. Colorless din siya. Pero mas, ano siya, parang mas malapot. Ngayon, kung maintindihan nakasulat kasi puro Korean. So, hindi ko alam ano ba itong number 1, number 2, tsaka number 3. Ayan, basta sundin lang natin yung structure, paano. Okay. Then,
Gamitin na natin to. Ilagay natin ito. So, nakalagay doon. Bawal siya i-shake. Nang pag-ano. Na mabilis. Ganyan lang daw. Pero sa laboratory, kapag may mga ganitong chemicals, para mahalo siya ng maayos. Pa number 8. Ganyan, di ba? Yan, turo sa laboratory. At the end of this video, maglalagay ako ng before and after using this primer and yung deep Bordeaux. Para if ever na gusto niya lang makita yung result ng primer ko hanggang anong color yung kaya niya, makita nyo. So, ang ginagawa ko, kahit foam to, ginagawa ko, sinaseparate ko pa rin yung hair ko bago ko siya lagyan ng coloring. Bago ko siya lagyan ito. So, sa mga nagtatanong kung okay lang kahit hindi nila hatiin yung hair nila, mas okay na hatiin nyo para malagyan yung loob. Kasi yung kapatid ko, kahit yung foam yung ginamit niya, hindi niya hinati yung hair niya. Anong nangyari? Nasa pinaka dito, yung sa pinaka loob ng likod. Wala siyang color. Kaya mas okay na hatiin nyo yung hair niya kahit foam siya. Kahit foam yung pangkulay na ginagamit niya. Bago ko nga pala kulayan yung buhok ko ngayon, hindi ako nagbasa ng hair for 2 days. Kasi para hindi siya mag-dry masyado after kulayan. Since dalawang beses tayo magkukulay, possible na mag-dry talaga siya and madamage yung hair. Yan. Huwag niyo masyadong pipigain para yung bubble nandun pa rin siya sa hair niyo. Kalat-kalat niyo lang. Ang ganda dito sa yellow bubble, hindi siya masakit sa mata ko. Tsaka hindi siya masakit sa ilong. Sobrang bango niya actually. Ngayon kinuli ko dating foam texture din. Masakit siya sa mata at sa ilong. Sobrang ano siya, may chemicals talaga. So, i-leave natin siya for 20 to 30 minutes. Tapos, lalagyan natin yung bubble yung ibabaw. Since may natira pa. And, ito yung preference niya. Minimum bleaching daw ito. Ito daw yung maximum. So, ayan. Then, ito yung mga before and after niya. Ayan, nakalagay naman. So, ito yung after 30 minutes. Ayan, kita niyo. Medyo... Ewan ko, pero sa personal, hindi ko lang makita sa video, pero sa personal, yung color ng hair ko is medyo nagla-light brown. And then, ayan, tumutulo-tulo na siya. Ibig sabihin, pwede na natin banalawan. And ganyan siya, guys. Ayan, makikita niya, nagla-light talaga yung mga, ano, kaya lang, ang kate, ayan. Sobrang kate. Yung mga tumutulo, ayan, kanina tumutulo. Sobrang kate niya. Ah, huwag natin gamutin. Ay, nakanta yung mga ganito ko. Then, kaya dapat yung mga tumutulo, pinapunasan nyo agad na damp na tissue or ng damp na tissue para hindi siya makakatin. Sobrang kate niya. Ah! So, ayun, mag-blower muna tayo. So, yung blower na ginagamit ko is itong American Heritage. Kasi meron siyang hot and cold. So, ayan, cold. Cold yung gagamitin ko para hindi siya ma-damage masyado sa pagpukulay natin ng hair and pagde-dry. So, yan, kakagising ko lang. Hindi na ako nakapag-video kagabi kasi
masyado na late. Kaya tingin ko pa yung buhok ko and been lower, ganun. So, ayun, ganito siya sa loob ng bahay. Even naman yung kulay niya, pero na lang dito sa mga baby hair ko, masyadong light siya. Siguro dapat hinali ko siya kagabi. Kulayan. Hindi ko siya sinabay dito sa lahat ng hair ko. So, yun. Panday naman siya. Pero hindi siya totally bleach. Parang nag-color lang ako ng brown, light brown, ganun. Tapos dark brown yung lumabas. So, ayun. I think hindi na natin ikukulay yung red kasi masasayang lang yan. So, bibili na lang tayo ng bleach talaga.